happy pa nga ako pag nababash ako kasi yung mga bashers, alam kong hindi fan, pero nakastalk sa'yo. Question ko lang, hindi siyempre sa lahat ng pagkakataon, we feel pretty, guwapo, ganyan. So, hindi okay yung pakiramdam natin sa sarili natin. So, kayo ba, sharing lang, when's the last time you felt it na hindi okay yung, parang hindi okay yung tingin nyo sa sarili nyo? And anong ginawa nyo to bring back your confidence? I think hindi sa trabaho eh. Kasi pag work, hindi talaga ako naaapektuhan sa mga comments or bash or anything. Happy pa nga ako pag nababash ako kasi yung mga bashers, alam kong hindi fan pero nakastalk sa'yo. Alam mong hindi fan pero nakalike sa page mo. Mga ganon. So, natutuwa ako sa mga ganon. Pero siguro, yung feel ko na hindi ako confident or parang feeling ko hindi ako maganda nung time na yun. Siguro nung panahon na niloko ako nung ex ko. Kasi mapapatanong ka sa sarili mo na parang bakit ka niloko? Anong kulang? Anong nagawa mo? Or hindi pa ba maayos yung itsura mo? Hindi maganda yung damit mo? Or hindi ka ba nag-aayos? Since hindi ako pala makeup talaga na tao, dapat ba mag-makeup na ako every day, ganyan. Pero naisip ko na parang masamang tao lang pala talaga siya. Meron lang talaga tayong mamimit na mga demonyong tao, charot, hindi, joke lang. Meron lang talaga tayong mamimit na mga tao na ida-down ka, pero dapat kailangan mo palang malaman. And I think hindi pa siguro, naging question sa akin yung worth ko ng time na yun. Kasi napunta ako sa maling tao. Pero kapag nalaman mo paling worth mo, kahit sinong dumating na tao sa buhay mo, mapatama man or mapamali, alam mo na kung saan ka dapat lumugar. So talagang know your worth. Yun talaga. Pero haba naman kasi ng hair mo na ngayon, so malayo, kaya, malayo ka rin. I know my worth. Pinggit ang love life niyan. Hindi, mabait kasi talaga. Talagang sabi ko nga sa mga tao, kaingitan niyo ako, okay lang. Kasi maingit talaga kayo sa sobrang bait talaga nung partner ko, ng boyfriend ko. Talagang sabi ko, tagang sana all talaga. Mm-mm. Direct na nakita ko, gusto ko yung background music. Sobrang bagay siya. Ang ganda nung kulay, ang ganda nung arte, ang ganda nung background music talaga. Yun talaga yung nagpa... Yun, doon ako kinilig. Mas lalo akong kinilig kasi kita ko naman sa habang nag-shoot kami kung ganda ng charisma talaga nilang pareho. And as first time talaga ni Herlin, sobrang goods na siya dito and we guide her and itong shoot na ginawa namin, itong ang babae sa likod ng face mask, very relatable siya ngayong pandemic kasi ang daming nai-in love ngayong pandemic sa mga Zoom, sa mga Facebook, kung ano-anong social media na nahihiya sila kung how to express love sa ganitong panahon, kaya sobrang excited ako kasi alam kong halos lahat ng mga bagets at mga not so bagets and naintindihan tong feeling na to ngayong pandemic. Yes. Sandal, parang ang hirap po nun. Charot. Medyo mabait kami dito. Hindi kami basta dito. Basta sa taong buhay. Dynamics. Ako kasi, nakakatawa lang kasi sa height difference namin ni Herlin, ako talaga yung matapang. Ako yung nangangaway sa kanya. Ako yung laging galit sa kanya. Kaya, exciting din kasi parang
ang dali niya namang batukan ako, pero hindi niya magawa. Alam mo yun? Yung mga ganong moments. Kaya abangan yun kasi yun yung exciting sa mga scenes namin ni Herlin. And ano, pares kasi kaming funny eh. And sobrang kalug lang namin talaga ding dalawa. Kaya siguro swak na swak rin.